programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nasundan na nila Giselle at Robert si Moira. Dito ay agad namang tumawag ng mga pulis itong si Giselle para makasigurado na wala nang angkawala itong si Moira. Ang tanong, maliligtas na kaya nila si Don Pepe? Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Nasundan nga sa liblib na lugar ng magkapatid na si Giselle at Robert si Moira. Ngunit hindi na nga naabutan itong sila Giselle si Don Pepe sa loob ng abandonadong bahay. Dahil sa nakakutob na nga itong si Moira na sinusundan siya at alam na niya ang pinaplano ng magkapatid na si Giselle at Robert. Kaya naman bago pa nga makarating itong si Moira sa abandonadong bahay ay wala na nga doon itong si Don Pepe at naitimbre at naipasama na nga niya ito sa kasabuat niyang pulis. At tuluyan na ngang pinapaligpit nitong si Moira. Ngunit habang nawawala nga itong si Don Pepe ay susubukan ni Annalyn na humanap ng paraan at ebidensya laban dito kay Moira at Zoe para malaman at mapatunayan kung talagang ang may kinalaman ang mag-ina at dahilan ng pagkawala ng kanyang lolo na si Don Pepe. At hinding-hindi nga titigil itong si Annalyn na mahanap muli ang lolo niyang si Don Pepe. Samantalang, kinumpronta nga ni Carlos ang anak niyang si Zoe kung talagang may kinalaman itong si Moira sa pagkawala ni Don Pepe dahil pinaghihinalaan na nga daw ni Annalyn itong si Zoe dahil sa kakaibang kinikilos nito. Kaya naman walang nagawa itong si Zoe kundi umamin sa kanyang tunay na tatay na si Carlos. At ito namang si Carlos ay umira lang kanyang pagkama dito kay Zoe dahil kahit kailan daw ay siya ang ama ni Zoe at kakampi niya ito hanggang sa huli. Kaya wag nga daw mahiya itong si Zoe na magsabi dito kay Carlos dahil gagawin lahat ni Carlos upang hindi sila mabuking ng kahit na sino man. Tinawagan naman nga nitong si Zoe si Moira matapos ang usapan nilang tunay na mag-ama. At kinamusta ang lolo niyang si Don Pepe kay Moira. Ngunit sinabi ni Moira na pinatuluyan na nga ni Moira si Don Pepe sa kasabuat niyang pulis dahil nga nasundan siya ng magkapatid na si Giselle at Robert. Dito nga ay nagtalo at nagalit ulit itong si Zoe kay Moira dahil sa ginawa nga nitong si Moira kay Don Pepe. Kahit paano nga ay may natitira pa din ng kabutihan at maawin itong si Zoe. Sa kabilang banda, dinala nga itong si Don Pepe sa lugar kung saan siya ililibing ng buhay nitong pulis na kasabuat ni Moira. Sinubukan pang ang linlanggan at yutuan ni Don Popo ang pulis ngunit sadyang mailap talaga ito. Habang nagmamakawa nga itong si Don Pepe ay gigil na nga itong pulis sa kanya dahil sa pangungulit nga nito para mapatagal ang paglilibing sa kanya. Bandang huli nga ay napapayag din si Don Pepe na maghukay ng sarili niyang hukay dahil pinagbantaan na siya ng pulis na babarilan siya at hindi na nga daw kailangan ni Don Pepe ng kahit ano dahil yun na nga lang daw ang huling araw nitong si Don Pepe. Na siya mismo ang maghuhukay ng lupang paglilibingan niya ng buhay. Tuluyan na naman kayang mabaon sa hukay o limot ang kasinungalingan nitong si Moira at Zoe. O may tao pa kayang makakapagligtas dito kay Don Pepe, at magsasabi ng buong katotohanan kung bakit siya dinukot at itinago ng mag-inang Zoe at Moira. Patindi na nga ang mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Dahil gagawin nga lahat nitong si Moira at Zoe ang lahat para hindi mabuking at maisiwalat ang lahat ng sikreto nilang mag-ina. Kasama na din nga itong si Carlos. Mapipigilan kaya nitong si Zoe ang pagkitil sa buhay ni Don Pepe? O hahayaan na lang nitong si Zoe na mabaon sa hukay ang natuklasan ni Don Pepe na hindi siya tunay na apo nito at hindi siya tunay na tanyag?
Eto na kaya ang katapusan at huling pagkita natin kay Don Pepe sa Abot Kamay na Pangarap. Iyan nga ang mga dapat nating abangan sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na ito. Maraming salamat po!